ito na yung ikot niya. Okay. Hindi na siya ganun ka... Hindi mo na maririnig yung tunog. Okay. Hi everyone, Sowintik Vlog here and welcome back sa ating channel. And today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano magpalit ng bearing ng ating clutch motor sa high speed sewing machine. So bali, pwede rin tong gawin ano sa overlock and sa piping at sa iba pang sewing machine na naka-clutch motor. So ito kasi yung clutch motor na papalitan natin ng bearing. So iun natin siya kung bakit kailangan natin siya palitan ng bearing. So ayan, kung naririnig nyo, sobrang ingay niya compared dun sa ibang mga clutch motor na okay pa yung bearing. So tara, tingnan natin. So ayan mga kasawer, ito yung clutch motor na papalitan natin ng bearing. No? Para mas mapalitan natin ng maayos, tanggalin muna natin siya sa mismong cable niya. No? So gamit lang tayo nitong open range, no? Number 15, karamihan sa, or kadalasan, number 15. So bago yan, tanggalin muna natin sa belt. Okay. So ayan. Logan lang natin yung mga tornilyo. Yung papaluwag papunta sa atin. So bali may tatlong tornilyo na nag-hold dito sa ating clutch motor. Luluwagan lang muna natin siya. Mas tumaluwag na yung mga tornilyo guys. Ang dumi ng mga natin. Mas tumaluwag na yung mga tornilyo. So, mag-iiwan natin siya ng mga nandito lang. No? Tapos, ang tatanggalin talaga natin ng store is itong nasa pangatlo. So, ayan. Para kung mag-isa ka lang nagtatanggal o nagbabaklas, is mabubuhat mo pa rin siya. So, medyo mabigat din kasi itong clutch motor. No? So, pag natanggal nyo na yun, okay, iba mo lang to dito sa kabila. Tapos, sug mo lang to dito sa dulo. Oops! Ayan. So, bali guys, nandito yung clutch motor na binaklas natin dun sa table ng sewing machine. So, bali ito na yun. Babaklasin muna natin to, itong pinakatakip niya dito para mapalitan natin ng bearing. Ayan, ito yung mga bearing na ipapalit natin. So, ang mga kailangan natin, bearing spoiler, saka yung socket wrench para mabuksan natin yung pinaka flywheel niya. And
And yan. Okay, meron tong meron siyang K dito sa loob niya. Ang gagawin lang natin, isilahin natin pataas. Aw, bigat. Stop. So para mabaklas natin tong flywheel na to, kung medyo mahirap siyang angatin ng ganito lang, so gamitin natin ng technique. So pwede nating sikwatin, no? Dahan-dahan pa ganito. And pwede rin kung may dalawang screw ka, ito gawin natin. Sikwatin lang natin pataas. Ayan. And matatanggal na natin siya. Ayan, umangat na siya. So, yun. And, ayan. So, kanina napapansin nyo na sobrang ingay na niya. No? Kasi na sira na talaga yung kanyang bearing. So, tanggalin natin tong key. Or yung kunya. No? So, ayan. Once na matanggal natin tong kunya, itabi natin. Kasi, important ito. No? And, tanggalin natin to. May tatlong screw din dito. Ayan, tanggalin natin itong mga ito. Tanggalin natin ito. Ayan, tanggalin din natin ito. So after nating matanggal yun, guys, yung kabila naman tatanggalin natin. So kasi medyo mahigpit to pag hinila mo, mahigpit yan. So gagawin natin is babaklasin natin itong likod. Yun yung dahilan ng ingay. So, ganun din sa kabila. Test nyo kung pag ginanun nyo, tumutunog na rin siya. Okay, hindi naman siya ganun kalakas. Pero, malakas na rin yun, di ba? So, tanggalin na rin natin siya. Okay, gamit yung ating bear.
So ayan, tanggal na. Ganun din yung kabila. Dito sa kabila, medyo madali lang kasi sobrang lapit. Isa rin sa mga naging dahilan guys, kapag ka, bawa may mga machine tayo, may mga clutch motor tayo na humihina no, yung kanyang ikot. Pero okay pa naman yung kanyang capacitor. Minsan naman sa capacitor lang nagka-problema. Pero minsan naman sa mismong rewind na nung itong pinaka-rewind na. Kapag napansin nyo na medyo maitim na ito, dapat to ganito pa yung kulay. No? Pero pag ganito na yung kulay, yung parang sunog na siya, yun yung isang dahilan kung bakit humihina yung ating mga clutch motor, no? Bukod sa capacitor. So, pagka ganun, papalitan na ng rewind yun or bili ka na lang ng bago. So, yan. Pagkabit naman ng bearing, ito. So, bali itong tinanggal natin is 6203. Yung size niya. So, nandito rin sa bearing. So, magkaiba lang ng brand yung ikakabit natin kasi wala nang, ito yung brand na na-order namin. Okay. Ayan. Ito siya. Kasukat lang yan. Magkaiba lang ng brand pero parehas ng size. 6203. Okay. So, bali una natin ikakabit is ito. Yung iba, tinatanggal pa to para lagyan ng oil or grasa. Pero sa akin, as is na to. Hindi na natin kailangan siyang lagyan. So, kabit natin. Mas maganda kung may tubo ka no na pantulak para pantay yung pagkakakabit. So kung wala naman okay lang din kahit wala. So ayun na, kabit na natin. So ako sa unang ano ito yung ginagamit ko. Okay. So pliers lang kung wala kang martilyo. Importante lang pantay yung pagkakalap pasok natin doon. So ingatan niyo na huwag niyo mapukpok yung gilid, no? Yung itong gilid na to. So pwede rin naman tong bearing natin na luma. So gamitin natin pag ganito. Paikot din siya yung pagpukpok para pantay yung pagpasok. Dahan-dahan lang pagpasok
yung pagpukpok pala. Ano lang. Konti-kunti lang. Huwag nating lakasan ng todo. Ganun-ganun lang. Hanggang sa... Oops. Kaya mas maganda pala. Inabit muna natin yung ilalim. Ayan, once na dumikit na siya doon, sa pinakasagad niya doon sa dulo, okay na yun. Ito hindi pa. So ayan, sagad na natin siya doon sa dulo. Pag inikot natin, walang katunog-tunog. Ayan. Napakaganda. And next naman natin kabitan. O yan, kunti na lang. Para hindi natin ma-damage yung pinaglalagyan ng nuts. So ito, gamitin natin to dito. Kasi kung pupukpon mo to ng direkta dito, pwede magka-damage yung nuts niya dito.
mahirapan ka na magpasok nung pinaka-nuts niya. Importante mahigpit na mahigpit to. Para hindi sila dalaw-dalaw. Then, lagyan natin ng konting pagpukpok. Ayan. Konting-konting pagpukpok. Ayan. Para mas malaki.